cryptocurrency is down today. Ano ang nangyayari sa network, sa market ng ating mga cryptos? Bitcoin, lahat ng mga cryptocurrency as you can see ay pulang-pula, down. As you can see, from 58,000 nung nakarang araw to 48,000 in just few days. Bakit? Ano ba ang dahilan? Ano ang nangyari sa mga cryptocurrency, bakit sila biglang nag-down? So yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ito ay maikling video lamang, so stay tuned mga kaminero, let's do this. So ayun na nga mga kaminero, nakikita nyo lahat ng mga coins ay down, halos lahat. Hindi lang itong marami mga coins, syempre ito lang yung mga kilalang mga coins na ating mga minimina. So anyways, bakit nga ba down ang especially itong Bitcoin? In just 24 hours, 10,000 ang binagsak ni Bitcoin. Bakit? So dahil yan sa isang tweet ni Elon Musk. Kung nakikita nyo yan, Tesla has suspended vehicle purchases using Bitcoin. We are concerned about rapidly increasing use of fossil fuel for Bitcoin mining and transaction, especially coal, which has the worst emission of any fuel. Cryptocurrency is a good idea on many levels and we believe it has a promising future, but this cannot come to great cost to environment. Tesla will not be selling any Bitcoin and we intend to use it for transaction as soon as mining transition to more sustainable energy. We are also looking at other cryptocurrencies that use 1% of Bitcoin energy transaction. So ayun, dahil lang sa isang tweet ni Elon Musk, the dog father, dahil lang sa isang tweet niya, nagbago ang lahat, bumaligtad ang market ng coins, ang market ng cryptocurrencies. Well, dahil, bakit nga ba? Ang isa sa dahilan ay dahil nga sa environment concern. So kasi Bitcoin mining uses lots of energy. Kasi ang ginagamit na pangmina ng Bitcoin ay ang mga ant miners. Or mga ant miners kasi hindi yan kagaya ng GPU na mas less ang power consumption. Ang mga ant miners, papakita sa inyo kung ano itsura ng ant miners. Anyways, ayan. Kasi nga, ang pinamimina ng Bitcoin ay ASIC miner. At isa sa pinakamalaking minahan ng Bitcoin ay nasa China at nasa US. So, dahil, alam niyo ba kung bakit masama sa masama sa environment ang pagmimina ng Bitcoin? Dahil, ang pagmimina ng Bitcoin ay gumagamit ng mas mataas na energy or power consumption kesa sa graphics card. Pinakambabang, ang pinamimina kasi ng mga graphics Bitcoin directly ay ASIC miners, which is alam natin na napakataas ng noise pollution plus napakataas ng power consumption nila. Ang pinakamababa na nakita ko na power consumption ng isang ASIC miner is around 1000 watts. Yun ay yung pinakamababa compare sa graphics card mining na around 600 watts kada limang graphics card. So ayun, isa na yun sa mga dahilan. At kadalasan kasi karamihan ng mga coins ngayon na naglalabasan sa market ay gumagamit ng Bitcoin's energy. Means kung nakasakay sila sa takbo ng Bitcoin. Halimbawa, tumaas ang Bitcoin, bumaba ang Bitcoin. Kasabihin din nilang tumataas at bumaba ang Bitcoin. Yun na ang kahibahan ni Ethereum sa kanilang lahat. Si Ethereum hindi siya nakasakay kay Bitcoin. Kaya as you can see, patuloy na tumataas ang presyo ng Ethereum at si Bitcoin naman ay stay na sa 50,000 range. So noong nakaraan, dati alam ko nakasakay din to si Ethereum sa Bitcoin. Pero ayun na nga, do you want Tesla to accept Doge? Palagay ko, pagka na-approvehan itong Doge, ito kasi si Doge or Dogecoin, gumagamit siya ng alam ko 2% ng Bitcoin power. So napakaganda nito sa environment dahil less power consumption siya or makakabawas siya ng power emission. Kaya ito sinusuportahan ni Elon Musk kasi alam niya si Doge
Ang pagmamining kay Doge ay supported ng graphics card, which is alam naman natin mas environmental friendly kaysa sa mining ng Bitcoin. So ayun na nga, ang isa sa pinakamalaking Bitcoin factory ay nasa China, which is they hold around 60 to 70% ng Bitcoin as of now. At ang 30% ng Bitcoin ay alam ko ay nasa US at may 20% sa Iceland. Andyan yung mga malaking factory na gumaga. Yung sa Iceland kasi, ang kagandahan doon sa Iceland, gumagamit sila ng natural energy, which is, alam ko ano tawag doon? Geothermal energy ang ginagamit ng Iceland dahil maraming volcano doon. Ang problema lang, itong si China, gumagamit sila ng coal power plant, which is alam naman natin na ang carbon emission niyan ay napakalaki at napakasama sa environment. Kaya yun, alam niyo naman si Papa Elon Musk mahilig sa environment at mahilig siya maglakbay ng iba't ibang planeta at ang target niya makapunta sa Mars, palagay kung magmimina siya ng Bitcoin doon sa Mars. So, probably ayun. Isa yan sa mga dahilan kaya ayun, dahil lang sa isang tweet ni Elon Musk, ayun na nga, gumuho bigla ang market ng cryptocurrency. So, ayun mga kamero, sana may natutunan kayo ngayong gabi. At ito ay mabilis na video lamang para sa update ng kung bakit nga ba suddenly nagulantang ang market ng cryptocurrency in just a day, bumagsak. Ayun na nga ang isa sa mga dahilan, main reason ay si Elon Musk. Kung may gusto kayong sisihin, ayun ay si Elon Musk. Anyways, hanggang dyan mga kamero. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo dyan sa Minerong Pinoy. Thank you so much for watching. At sa mga sumusuporta natin mga subscriber, maraming salamat sa panonood. Thank you so much for watching. And bye-bye. Happy mining.